I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe. Guys, tingnan nyo naman ito. Yan po ay Marikina River naman yan. Kahapon, grabe. Matindi talaga si Karina, magalit, mga bes, ha? Oh, see? Naaanod yung mga balko, yung mga, ano tawag dyan, oo, grabe, yung mga maliliit na barko, oh. Oh my goodness, yung mga nagkakarga ng mga steel, ayan, kawawa naman. Pero tingnan nyo guys, yung tulay, oh, oh, oh. In fairness, ha, yung tulay, hindi nabitak sa gitna, ganyan lang siya, kahit kahit sabihin mo, eh, nakabalandra yung mga small barko na yan, oh. Tingnan nyo, oh my goodness, grabe, oh, antindi talaga ang baha, buong Maynila, kung nakikita nyo yan, diba? Metro Manila, nasa state of calamity, tapos ang Pangulo naman ay talagang lubos ang kanyang pag-alala kasi hindi mo makukontrol dahil ito guys, eh, kalikasan ito. Lagi nga natin sinasabi, pag ang kalikasan, magalit, wala tayong magagawa. Kahit sabihin mo gaano kataas yung flood control o anuman klaseng konkreto or tibay ng flood control, pag ito, ang tubig tumaas ng tumaas, lumagpas na sa level, nako, wala tayong magagawa sa flood control guys. Masisira at masisira talaga yan. No? Sa mga tao na nagsabi na yung sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na 5,500 na flood control na nagawa, dapat isipin nyo muna kung saan banda ginawa ang mga flood control. Yung 5,500 ba sa Maynila lang ba yan? O sa iba't ibang lugar? Itong mga utak dilis kung makapagsalita, basta bira lang ng bira, without searching or without knowing kung ano ba ibig sabihin ng flood control o ano magiging epekto ng baha sa isang flood control pag ito lumakas at tumaas ng tumaas, lumagpas sa level. Hindi nila iniisip yun, eh. Basta lang bumira lang, manira lang. Oh, ganun sila, eh. Mga utak dilis, mara sa puon nila. Wala kayong magagawa kasi kalikasan ito. Pag tumaas ang tubig, lalong nagpakawala yung dam. Ay, nako, matindi. Wala na, masisira talagang flood control dito mga kababayan. Oh, at least ang pangulo may nagagawa, 'di ba? May nagawa siya. Oh, kadami 'yon, 5,500 sa iba't ibang lugar 'yan, hindi lang sa Metro Manila kung mayroon man. Ang sinabi ni nung isang mambabatas, kagawa ng reclamation. 'Yan kasi sa panahon ni Digong 'yan, 'di ba? Diyan sa Manila ba, reclamation. Oh, ayan ang nangyayari. So, alam nyo, pag itong mga nangyayaring ganito, walang sino man ang sisihin. Ang kalikasan, pag nagalit, nagalit yan. Diba? Lahat na lang eh, kay Pangulong Marcos Jr. Tingnan nyo naman kapalpakan ng puon nyo. Oh, diba? Oh, yung... Ay, nako, mahirap lang magsalita. Pero, ito, sa kabila ng nangyayari ngayon dito sa Pilipinas, daming nasalanta, baha, kung saan-saan banda, Mindanao, Luzon, Visayas, Mindanao. Yung iba naman hindi. Pero yung vice presidente natin nasa Germany. O, di ba? Nasa Germany. Tinaon niya pa. Ibig ko sabihin, alam nyo, pag isa kang mambabatas, alam mo rin ang obligasyon mo. Binuto ka ng 32 million. Dapat ipakita mo din yung coordination mo. Sa bawat LGUs or bawat region, yun ang ibig sabihin, concern ka dapat. Hindi lang ang Pangulo ang kumilos, dapat pati ikaw, dahil pumapangalawa ka din sa Pangulo, dapat ipakita mo din yung tulong mo, yung concern mo. Tapos sasabihin ni Gorgor na mahalin natin ang Pilipinas. Saan pagmamahal mo sa Pilipinas? O oras ng kalamidad, lumayas ka. Diba? Why not hindi mo ipakita sa mamamayang... Why not hindi mo ipakita sa mamamayang Pilipino? Diba? Na kung talagang mahal mo ang Pilipinas. Diba? Ito ang mahirap sa mga utak dilis. Nakikita si Pangulong Marcos Jr. pero hindi nila nakikita yung puon nila. Umis ka po. Diba? Sabi nung isang vlogger na... yung bayad
bayad bayag. Aba, hindi daw trabaho ng vice presidente. Ganun ba yon? Kahit sabihin mo maraming mga nangyayari hindi maganda, hindi niya pa rin trabaho, hindi pa rin sa kumilos. Anong silbing pagka-vice presidente niya? Anong silbi na 33 million na binuto din namin yan na hindi niya ipakita yung kanyang concern sa mamayang Pilipino? Yeah? Alam niyo, bago kayo magpuna sa Pangulo, tingnan niyo muna yung puon niyo. Diba? Ganun lang kasimple po yan. But anyway, sa ating mga kababayan, ganyan talaga, wala tayong walang sino man ang sisihin natin dito kasi kalikasan po 'yan. No? Ayan ang buhay ng mundong ito. Laging mayroong mga sakuna, bagyo, lindol, kahit saan, hindi lang sa Pilipinas. Pero napakaswerte pa rin natin kahit papaano. Oh, 'di ba? Mayroon tayong pangulo na talagang laging on time na tumulong, DSW, lahat ng ahensya. Alam niyo, pagkatapos nitong baha na ito, maraming aayusin ng pamahalaan. Kaya tigil-tigilan yung pambabatikos nyo kasi kayo, wala kayong nagagawa. Puro kayo kuda ng kuda. Imbis na manalangin para sa kaligtasan ng mamayang Pilipino. Ala, bira, sira dito, sira doon. Kaya minsan nasabi ko may sayad na yata itong mga utak dilis. No? Grabe kayo. Wala kayong pakialam sa Pilipino. Ang alam nyo lang, kundi manira na lang ng manira. Sabihin, nakita mo ang muta ng iba, pero yung gabundok na muta ng puon mo, hindi mo nakita. Diba? May makalang eh. Dahil anti-Marcos ka eh. Ganun lang yun. Feeling perfect yung puon mo, pero palpak naman. Nakakaano lang ba? Yung sinasabi ng 5,500 na flood control na saan? Bakit? Yung 5,500 ba? Nasa buong Maynila yan? Or nakalatag sa iba't ibang region? Kayo naman, mag-isip-isip nga kayo. Kaya binabansagan kayong utak dilis eh. So yun, mga kababayan, ganun talaga ang buhay. Wala tayong sisihin dito. Kalikasan po yan, pero lagi tayong handa sa mga darating na mga sakuna. Tapos ito, mga kababayan, ito naman sa Bulacan. Marilaw, Bulacan yan. Tingnan nyo naman ang basura, mga besa. See? Grabe, yan po ang iniwan ni Karina. Kaya minsan, tayong mga Pilipino, marunong din tayo magdisiplina sa sarili natin. Simpleng basurahan lang dapat ilagay natin sa tamang lalagyan. Hindi yung kumain ka, itapon mo lang sa gilid yung plastic mo. Sabi nga, no? Ang basura mo, ay babalik din sa'yo pagdating ng panahon. Ayan. Basura mo, bumalik. Kaya nga, magiging ano lang, no? May disiplina dapat. Pag may disiplina ka, ang kalinisan, mananatili yan. Pag dumating man ang baha, tubig lang ang aagos. Wala kang makikita ang mga plastic. Kasi madisiplina ka eh. Diba? Pero kung burara ka, tapon dito, tapon doon, yan po ang resulta. Diba? Kailangan disiplinahin mo rin yung sarili mo. Well, sa mga kababayan natin, mga LGUs, higit sa lahat, laging ipaparemind sa ating mga kababayan, ilagay sa tama ang tamang basurahan para hindi babalik sa'yo. Kaya yan, no? Tingnan nyo. Yan ang mahirap, diba? Sa ano yan eh, Barangay Lambakin, Barilao, Bulacan, no? So, yan. Nakita nyo? Ganon. Babalik at babalik din sa atin ang mga basura natin pag hindi tayo marunong magtapon sa tamang tapunan. Yan ang isa sa mga ugali ng ibang Pilipino. Yung walang disiplina sa sarili. Yan ang kahinatnan. Obligasyon ngayon ng LGUs ang maglinis niyan. Diba? Imbis wala kang linisin, ayan, mayo din naman mismo ang may kagagawan niyan. Alam nyo ang tubig, pag bumaha, lahat yan hahakutin niya at dadalhin niya sa harapan ng bahay mo mismo. Ang basura. Hindi, totoo yun. Real talk tayo. Katulad yung mga ganitong klaseng bagyo, tapos sabayan ng malakas na ulan, tapos bumaha ng bumaha. Tapos nagdagdag ang dam, nagpakawala ng tubig dahil puno na. Ayan, mismo ang tubig ang magdadala ng basura sa bahay mo. Mismo sa harap mo pa.
Oh, kasi wala kang disiplina. Oh, 'di ba ganun lang 'yon, mga kababayan. Courtesy po ng ano ito ng ni Karen Alvarez. Oh, 'di ba? Ito po ay Lambakin, Barangay Lambakin, Marilao, Bulacan. Agoy. So, dahil dito mga bes, anong kapalagayan nyo? Oh, disiplina lang ang kailangan. Okay? Para sa kalinisan ng kapaligiran. Tapos, so yun guys, see you again on my next upload video. Bye 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 and babus. God bless Philippines.